Actually, madami doon lahat. Bukod pa, syempre number one yung banding mo, when the house mates. Tapos nakakamiss din, to be honest, yung mga weird na tasks. Yung mga tools na tasks, nakaka-miss din siya na talagang doon nasa loob kami sa sinasabi namin sa loob ang nakaisip nito. Talagang nagigil kami. Alam mo yung mga nasa loob ng bahay ni Kuya, yun yung alam mo yung mga bagay na hindi maranasan sa labas ng bahay ni Kuya. Wala! Kahit ano mo! Diyos ko po! Si Eliza Valdez na yun, guys, napapakamot na talaga sa ulo sa mga. Nakakagigil yung mga researchers. Ang gagaling talaga. Kasi nakikita ko sa mga task nyo, mas magaganda yung mga task nyo sa amin. Actually, maganda naman yung sa amin. Pero alam mo, mas siguro, ang nalabas ka talaga, makikita mo na napakaiba, or mas mahirap yun dito, mas mahirap yun. Pero ano ko, bro? Ano ko, bro? Yung sa amin, yung mga task namin. May mga napapanood lang ako, lalo na yung boxing, yung gilaan, yung club, mga ganon. Yun yung mga napapanood, bro. Tapos, pero actually, literal na tago for you. Diba? Oo. Yun yung sabi namin, uy, walang twist to. Kasi yung tago for talaga siya. Eternity sa tag of war na yun. And meron pa akong napanood sa inyo, yung nation na yun, na nasa loob kayo ng cafeteria, pinakasama doon namin ni Kuya Jordan. Ako sa walang violation. Nakamalamok ako. Ako yung kaunahan pumunta sa walang violation, bro. I'm not going to be able to do it. So, pero pumunta ako sa walang violation kayo. Sumunod si Jara sa akin. Pero okay, alam yung pinapili pag-ibigoy. Tinanong kami for one last time. Ayun, lumipat na kami sa may violation sa lahat kami nakulong. Tapos, ito na yung pinakamatid eh. Kasi, alam natin yung naging house eh. Kung gaano kahinit yung cafeteria. Sobra. Ano yung pakikin? Kasi tinanong ko si Kuya Jordan, sabi niya wala pa siya nung time niya. Sabi ko, ano, gano'ng kainit ko? Like, ano yung pakiramdam na nandun? Nuro. Isa yun sa ayaw ko kasing task eh. Mahirap yun. Kasi nga, sobrang init doon. Kasi yung roofing doon talagang yero, walang ano talaga. So, diretso. Di ba ang ingat na lalo? Parang walang tapos yung may tama ba? Isa may oo. May walang basta yun na yun, guys. Sobrang ingat nun. Tapos yung food pa namin dun sa loob. Sobrang kote. Ang bata! Ang sabi parang yun. Oh, I'm sorry.
may ano pa, kasi dahil nga walang ulam masyado. Walang ulam masyado. Oo. Walang masyadong ano. Fried rice lang ako ng fried rice doon. Yung Isa rin yun sa mga nakakamiss. Kasi ngayon dito wala, hindi na ako masyado nagkakanit. May nakabadaming kanit ko. Ito kuya. Ano yung aral na makukuha na nakuha ko sa loob ng bahay? Okay, chatting niyo. Aral, okay. Huwag kang nag-iiyakin kasi ako sa loob. Huwag kang pahiya, sabi ni Kuya, huwag hindi ka bawasan pagkatao ang ipakita ang iyong kahinaan. Kasi doon mo din nati-discover yung strength mo. So, ayun, isa yun sa tutunan ko. Parang mas, at kaya ka nang sabi ko, ay sige. Malaking tulong yung BBB. Alam ko para sa ating lahat natin, after our journey, mas... Yun nga, ako kasi sinasabi ko, mas kilala ko na yung sarili ko ngayon, tapos mas ready akong harapin yung hamon ng totoo buhay, parang ganun. And, mas makapal yung mukha natin ngayon. Yung mga ganun, di ba? May mga ganun tinuro sa inyo. Kasi siyempre, everyday na pakita natin lahat. Parang ganun. So parang wala na tayo ngayong keme-keme pa, parang ganun. Wala na halanganin. Parang nakakilugin na kadagdag din sa kumpiyansa natin. Thank you! Thank you! Nakadagdag siya sa kumpiyansa natin. Bilang isang tao. Naging housemate tayo. Parang sabi sa sarili, kaya ko nga sa loob ng bahay ko, grabe yung mga pinagdadaanan ko. Thank you po sa mga nagdadala. Di ba? Parang ganda lang. Ako nga yung sweater.
Minaalala lang din ako. Ayun, bro. To continue. Ito ko yan. Next question. What is your proudest accomplishment? Ang masakot na lang itong sa'yo. May... Ay, bro. Sagutin ko na lang sa mga. Ang cute, hindi. Yeah, shoutout lang ulit sa aming family sa Duba. Cute nyo! Ah, proudest memory, tama ba? Yes. At proudest accomplishment? Sa loob ng bahay. Sa buong buhay. Asin mo. Oh, adi. At siguro yung double PBB journey ko. Na despite na nalulubas akong hindi man well loved. Pero naiilaban ko until today. Kasi ayun nga. Ang sinasandalan ko ay syempre yung mga taong naniniwala at sumusuporta sa akin at namamahal. Mas sa kanila ako nag-focus sa good things na nangyayari. Pero super proud ako kahit anong nangyayari man. Super proud ako sa journey na yun dahil inilabang ko yun. Hanggang dito sa labas, kinalaban ko eh. Ay, hindi pa tapos, ha? Oo, no, grabe ba? Hindi pa tapos. Bakit ganun? Tapos, parang, wait lang, nag-ibigyan ba ito? Wala pa katapusan to? Ewan ko. Ewan ko. Ang sabi niya, halos lahat ng naging housemate, lalo na sa malay, kapag tinatanong kami, ano na yung mga biggest accomplishment na nakaka-proud sa yung pagiging housemate kasi talaga nakakaproud naman talaga, hindi ba? Super. And ito ko yun, nag-mailing ka dito ng pasalang Pilip. Sorry. Sabaw! Pero ulit ang nalipang ako dun, gusto ko. Super E! Ayan, Super E! Super E kasi ako sa loob yun pa. Ang talaga yung isip ko. Oo, nakwento. Jordan. Sorry. Oo, dalawa yung sinabi na rin, para sa akong kabayan daw kanina, isa eh. Oo, yan yung mga national anthem na. Kaya pala. Parang.
Sabi niya, wireless on the bus. Ha?